Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Sa mga nanonood po sa atin sa FB Live na kasama natin ngayon at sa mga naririto po sa Zoom ngayong gabi, nais ko pong i-recognize ang mga nakikita ko po dito sa screen. Meron po tayong 29 participants. Paki-scroll nga, Brother Lito. Nandirito po si Sister Mel Angelic, si Brother Jethro, Dairit, Danay Family, si Brother Oliver, Keith Palisok and Family, Sister Des, Tiliada, Sister Ivy Fernandez, kumusta po kayo? Si Sister Well, wow, from Davao. Si Sister, Brother Van Howell, Sister Lizelle, Brother Jomari, Barba, De Ramos Babies, Sister Luz Kadapan, Brother Jeff, Barba, Sister Andrea, Brother Jason, Sister Kaisel, Sister Lucy Barba, Sister Claire Manata, Sister Shen Bael, sino pa bang nandito ito? Si Brother Carl Michael, Brother Aquilino Bautista, si Brother Aquilino, si Sister Polly, nandito si Sister Rosel Avila. Maganda gabi, Sister. Nandirito din po si Pastor. At meron po tayong 27 participants sa gabing ito. Welcome po ang lahat sa ating programa ngayong gabi. Tama, Sister Ruth. Alam mo bang itinuturing na mayaman at pinagpala kaysa karamihan kung ikaw ay may masayang pamilya? Tama, Brother Lito. Subalit, tila minsan ay nabibilang tayo sa isang pamilya na magulo at problemadong pamilya. Ngayon, ang tanong, posible ba ang pagtatayo ng malusog at masayang pamilya? Posible po. Magkakaroon po tayo ngayong gabi ng sharp na 9 series topic simula ngayong gabi hanggang sa susunod na Sabado. Malalaman natin ang mga natatagong sikreto upang magkaroon ng malusog at masayang pamilya. At kung makukumpleto po ninyo ang 9 topic, meron pong matatanggap na free Bible and books. Oh, kainam naman yung Brother Lito. Gabi-gabi po, meron po tayong mga tagapagsalita ukol po sa ating mga nightly topics. Meron din tayong usaping pangkalusugan na maririnig gabi-gabi. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ini-invite namin kayong sumubaybay sa ating Family Evangelistic Meeting series from 7 p.m. to 9 p.m. gabi-gabi po ito. Ngayon pong gabi, ang magsasalita sa atin ay si Brother Jethro Dairit, ang Head Elder ng Jordan Heights SDA Church. Sa panahon po ngayon na napakaraming banta sa ating paligid dulot ng COVID-19, tanging ang Diyos lang ang ating panghahawakan at makakapitan. Sa gabing ito, ating programa ay mangyayari sa pagkasunod-sunod. Ito po ang programa natin ngayong gabi. Ang special song po, aawitin po ng De Ramos Family ang ating pong theme song for 9 days. 9 nights. Magmumula po sa De Ramos Family na may pamagat po na mga magulang. Opening prayer po natin ngayong gabi, magmumula kay Sister Heidi Danay. Isusunod po nito ang health lecture mula po kay Brother Dil Bautista. Special music mula po kay Sister Sofia Pontillo. At sa ating topic ngayong gabi na ating pong aabangan na may pamagat na pagtatayo ng masayang pamilya, posible ba? Magmumula po sa ating speaker na walang iba si Brother Jethro Dairit. Then isunod po natin ang closing song, pag-awit muli ng ating theme song. Then the closing prayer, magmula sa ating speaker, then the closing remarks. Muli po mga kapatid at mga kaibigan, welcome po sa ating programa at magandang gabi. Thank you.
pamilya, Diyos ang pag-asa, sa Kanya ang gabay nila. Tayo po yumuko sa isang panalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay magpapasimula sa aming evangelistic series. Nawa po, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral sa gabing ito na ang lahat ng aming natutunan ay magagamit namin gabay sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Puspusin mo po kami ng banal na Espiritu at linisin mo po ang aming mga puso upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Naway marami po kaming mga kapatiran na kasama sa pagpupuri sa iyo at maghintay sa inyong pangalawang pagparito. Patawarin po kami sa aming pagkukulang pagkasala. Pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. So, isa pong magandang gabi po sa ating lahat na nanonood po ngayon sa ating Facebook Live. And also sa lahat po ng ating pong mga kasama dito sa ating Zoom. Welcome po and isa pong magandang gabi sa bawat isa. So, akin po kayong welcome sa atin pong natatanging pag-aaral ng Salita ng Panginoon at isa pong seminar patungkol po sa atin pong pagpapamilya na may pamagat na malusog at masayang pamilya. So, kaakibat po nito ay amin pong ibabahagi sa inyo ang ilan pong mga prinsipyo na patungkol po sa atin pong kalusugan. So, kakibat nga po sa ating title ay ang malusog na pamilya. So, atin pong ibabahagi ang ilan pong mga principles about po sa atin pong kalusugan na tatalakayin po gabi-gabi ng atin pong mga speakers or atin pong mga health lecturers. So, para po sa ngayong gabi, ako po ang magbabahagi ng una po nating topic. Ayan. So, isa pong, alam po natin na ang kalusugan po ay isa pong malaking concern, lalo na po sa loob ng atin pong pamilya. So, ang atin pong kalusugan ay napahalagang issue na dapat pagtuunan ng pansin ng atin pong magulang sa atin pong mga, sa, lalo na po sa atin pong pamilya. So, lalo na sa panahon ngayon na tayo po ay humaharap sa gitna ng pandemya, ngayon po, alam po natin tayo po ay nasa pandemya ngayon, or humaharap sa pandemic, tayo po ay
Napakahalaga na pagtuunan talaga natin ng pansin ang atin pong kalusugan, lalo na po sa loob ng atin pong tahanan. So, isa po sa pangunahing hamon ng bawat pamilya po sa mundong ito ay ang magkaroon ng sapat na nutrisyon ng atin pong ang bawat miyembro ng atin pong pamilya. So, marahil po iniisip po natin ngayon sa pandemic na atin pong kinakaharap, mahirap pagtuunan ng pansin yung ating nutrisyon dahil nga kapos tayo sa may iba pong pamilya na kapos sa budget or nahihirapan ngayon dahil maraming nagtatanggal ng trabaho at mahirap talagang pagtuunan yung nutrisyon sa loob ng pamilya. Ngunit dapat talaga nating bigyan or pag-ukulan ng sapat na pansin ang kalusugan lalo na po sa loob ng atin pong tahanan. So, marahil iniisip po natin, kapag kapos po tayo sa atin pong tahanan, mahirap pong mag-budget kasi may iba nga po, mahal yung atin pong mga kinakain or yung mga needs natin. Ngunit, kahit po sa mga nakakaluwag-luwag naman sa kanila pong buhay ay may ilan din po na pinoproblema din nila yung nutrisyon sa kanila pong pamilya. So ngayon po sa atin pong topic para sa gabing ito, akin pong ibabahagi sa inyo ang patungkol po sa nutrisyon. So ang title po ng atin pong pag-uusapan or akin pong ibabahagi sa inyo sa gabing ito ay pinamagatang Your Faith is in Your Plate. Ayan, Your Faith is on Your Plate. So bago po tayo magpatuloy, nice ko lamang pong itanong ang tanong na ito. So, do you know what is the purpose of our eating? Alam po ba natin kung bakit po ba tayo kumakain? So bakit nga po ba tayo, anong layunin ng atin pong pagkain? So marahil kung sasagutin niyo po yung tanong na ito sa isang pilosopong pagsagot. Marahil tayo po ay kumakain dahil tayo po ay buhay or dahil tayo po ay nagugutom. Tama po ba? Kapag gutom tayo, kaya tayo kumakain. Ngunit ang purpose pala ng pagkain na hindi lang upang pawiin yung gutom natin. Dahil ang layunin po ng pagkain ay upang isupply yung ating katawan ng mga proper nutrients na ating kinakailangan sa ating katawan para tayo ay maging healthy. So, ang ating pagkain, ito ay nagdadala ng mga nutrients na siyang pupunta sa mga cells ng ating mga body at nag-flourish ng ating health. So, hindi lang pala para mawala yung gutom natin or mapawi yung ating mga gutom, ngunit ito, napakalaga pala ng pagkain para sa ating mga tao. So kung bibigyan po natin ng ilustrasyon, alam niyo po ba ang makina? Di ba po ang makina ay isang pong parte ng isang sasakyan. Kung sa isang sasakyan, ang makina po ay may iba't ibang fuels na kinakailangan upang ito po ay gumana. So kung di po ako nagkakamali, meron pong sasakyan na ang kinakailangan or may makina na ang kinakailangan ay diesel. Meron naman pong makina na ang kinakailangan ay gasolina. At ngayon po sa panahon ng technology, may ilan naman pong sasakyan ngayon na ang kailangan naman ay electricity. So, iba-iba yung ano, yung fuels na kinakailangan para gumana yung isang makina. Ang sabi po dito, the human body is like a finely tuned engine. To function properly, it requires the right fuel, the right food, and the right fluids. So kagaya po pala ng isang makina, ang ating pong katawan ay kagaya ng isang makina. So ang makina po, kapag sabi ko nga po kanina, may iba't ibang makina na mayroong iba't iba ring fuel na kinakailangan. So kung ang isang sasakyan po na ang nararapat niyang fuel is sa isang gasolina at nilagyan mo siya ng diesel, sa tingin niyo po ba gagana yung makina? Di ba po hindi? So, yung nararapat na fuel ang kinakailangan doon sa isang makina para siya ay gumana
or paano siya umayos ng yung function niya ay mag ay gumana. So kung ilalagay natin sa isang makina na kinakailangan ay diesel, nilagyan natin siya ng gasolina. Itong makina na ito ay hindi siya aandar. O yung sasakyan, hindi siya aandar. Or probably, maaaring masira pa yung makina natin. So kagaya po ng sa ating pong katawan, kagaya ng makina, it needs the right fuel. Sa ating katawan, we need the right food na kailangan nating i-intake sa ating sarili para yung functions ng ating katawan ay mag ay gumana ng maayos, or it our human body will function properly kapag tama yung food na ating kinakain or yung fluids na ating ini-intake sa ating mga sarili. So napakahalaga talaga ng pagpili ng ating pagkain sa ating katawan. Ayan. So, ayon po sa pag-aaral ng U.S. Surgeon General's Report on Nutrition and Health, sabi po dito, 2/3 of the deaths in the U.S. are related to diet. Ayan. 2/3. So, majority ng pagkamatay sa US ay may kinalaman sa diet. At malamang hindi lang din sa US, sa iba't iba ding parte ng mundo, marahil ang cause ng death din ay related din sa diet. So, grabe talaga nagagawa ng pagkain din sa ating katawan. At sa maling pagkain na ating kinakain ay nakakapag-lead pala sa ating kamatayan. Ayan. So, sa panahon po natin ngayon, marami po siguro sa atin ang majority ng ating panahon sa bahay, lalo na po ngayong pandemic, ay nakafocus tayo sa television, sa ating mga cellphones, sa social media. Alam niyo po ba na ang social media or television ay malaking impluensya sa ating buhay? So, kaakibat na nito or kasama na dito ang ating pagpili ng pagkain. So, ang ating pong mga napapanood, ating mga nakikita sa mga advertisements. Actually, ako po kasi marketing ako. I'm a marketing graduate. And alam ko na ang mga advertisements sa TV ay something na ginagamit ng mga businessman to persuade or para hikayatin yung mga manonood na tangkilikin yung mga produkto na pinapanood na kanilang nakikita sa TV. So napakalaki talaga ng impluwensya ng media or ng television sa pagpili natin sa pagkain, lalo na sa ating pong mga anak, sa ating pong mga kapatid. So may ilang mga bata siguro kapag nakita nila yung, hindi na ako magbabanggit ng brand po, pero isang halimbawa, isang food chain na napakasarap nung fried chicken, so sobrang crispy ganyan and juicy, then yung ating pong mga anak pag ang inihain natin is gulay, at syempre ang hanapin nila is yung nakita nila sa TV, na which is yung isang masarap na chicken. So yung kanilang napapanood, yun yung gusto nilang makita din sa pagkainan nila. So napaka importante din sa atin pong, lalo na po sa atin pong mga magulang, na bantayan din yung mga napapanood ng ating mga anak, or lalo, it greatly affects our food choices, hindi lang sa ating mga anak kundi pati na rin sa atin. Ayan. So kailangan nating maging wise sa ating pagpili. Ayan. So sang-ayon din po sa isa pa pong pag-aaral. Ayan. By Dr. Joel Furman. Kanya pong ibinahagi ang isa pong food plan. Ito, sabi po, ito ay tinatawag niyang The Life
Plant Food Pyramid 2003. Ito po ay isa pong hierarchy ng pagkain na dapat nating kinakain. Ayan. So, meron po dyan vegetables, fruits, beans, legumes, whole grain, raw nuts, hanggang sa beef, sweets, milk, processed foods, and hydrogenated oil. So, kung makikita nyo po at the base, or dun sa pinakababa, yung kanyang pinaka foundation sa ilalim, makikita nyo po yung, ano siya, diba? Sa pyramid po, malaki hanggang paliit. So, pinakamahalaga is yung vegetables, which is nasa baba. So, siya yung pinakamalaki. Sumunod po sa second layer, fruits, and beans and legumes. And sa third layer po, whole grains, raw nuts, and seeds. Then sa ito pong fourth layer, which is nirecommend po is twice weekly or less, or dalawang beses sa isang linggo, fat-free dairy or fish. And sa panglimang layer naman, once weekly or less, or isang beses sa isang linggo, eggs, oils, or any kind of poultry. And sa pinakatuktok, which is nire-recommend na rarely siya or minsanan lang siya natin i-intake, beef, sweets, milk, processed foods, hydrogenated oils. Ayan. So, ayan yung hierarchy na pinakita sa atin ni Dr. ayon sa kanyang pag-aaral, ni Dr. Joel Furman. So, ang atin pong pagpili nga dito sa hierarchy ng foods na to. So, karamihan po sa atin ngayon, parang naging baliktad na yung ano, yung sa panahon natin ngayon, 'di ba po? Parang baliktad na yung ano, itong pyramid na to. Nasa ang pinaka-pinaprioritize itong nasa taas, yung sweets, beef, milk, processed foods. At nagiging huli na yung vegetables. Parang ano, naging baliktad na sa panahon natin ngayon. Which is, hindi dapat. So, pero karamihan din naman sa mga tao ngayon or sa ating mga tao is nag-change na rin sila sa isang plant-based diet. Which is, katulad ng isang or what they call vegetarian or vegetarianism. At pero ano, karamihan pa rin po or karamihan pa rin ng mga tao is mas sinusundan nila yung Western diet, which is more on processed foods or meat. At karamihan nga dito mga kabataan mas gusto nila yung mas hindi nila ginugusto yung gulay. So, bihira yung ano, yung mahilig sa gulay. Ayan. So, ano po? Ayan. So, atin naman pong sunod na pag-usapan. Ito po, very common sa ating mga Pilipino and very hindi mawawala sa pagkainan ng atin pong pamilya, ang kanin. Ayan. Sino po bang Pilipino ang hindi mahilig sa kanin? Alam ko po, lahat po tayo mahilig sa kanin, no? Ayan. So, ang kanin daw po ay, di ba po, ngayon, nauuso po sa panahon natin ngayon, yung mga only rice, sa mga restaurants, at ano po, ito po palang ating rice, ay meron po palang mas magandang rice na sinasuggest. Hindi naman po natin sinasabi na masama yung white rice. But meron po tayong suggestion na mas healthy po para sa atin pong pamilya. So sabi po dito, white polished rice is depleted of B vitamins, fiber, and other healthy nutrients. The most nutritious rice is unpolished brown or other colored rice. Ayan, so mas sustansya po pala yung unpolished brown rice kumpara sa
karaniwan po na white polished rice. Dahil po ito pong white polished rice ay nababawasan na siya ng nutrients na nagmula po dun sa kanin. So, sinasuggest nga po dito na mas tangkilikin natin or ihain natin sa ating pamilya ang brown rice or any other colored rice like red rice. Ayan. So, siguro po sabihin natin na mahal tong, siguro ano po, medyo mahal nga kasi yung ano, yung ibang mga rice kumpara sa white rice. Pero ang brown rice po, kung ito po ay atin pong kakainin, ito po ay mabigat sa ating tiyan. So, onti lang yung mako-consume natin na rice kapag kumain tayo ng brown rice. So, mas healthy siya at mas maganda siya sa mga nagbabawas ng timbang. So, mas ano siya, mas mabigat siya sa tiyan. So, kung hindi naman po natin afford or kung hindi naman, hindi ko naman sabi po na kung mas ayaw natin sa brown rice, meron din naman pong mga substitutes para po sa atin po na karaniwan din pong kinakain din sa mga probinsya tulad ng kamote, mais, saging, tsaka iba pang mga substitutes na higit pang mas masustansya para sa atin. So, yun. So, karaniwan nga po yun sa mga probinsya, ang kanila pong pampalit sa kanin ay kamote or saging. Ayan. So, yun. So, next po naman, tapos na tayo sa rice, atin pong namang pag-usapan ang sugary foods and sugary drinks. Ayan. So, isa rin siyang kilig ng mga Pinoy, ang mga matatamis. Sabi nga, ang Pilipino ay sweet tooth. Mahilig sa matatamis. So, alam niyo po ba ang sugar at mga sugary drinks like soft drinks po ay ang sugar po ay isa sa mga nagkukos ng ilang pong mga sakit na nakukuha po ng mga tao. So, ang isa daw pong 20-ounce bottle ng isang popular na soft drinks or soda ay naglalaman po ng 16 teaspoons of sugar. 16 na kutsara ng asukal ang nilalaman ng isang 20-ounce bottle na soft drinks. So, napakadami po na, no? Na asukal. So, ano po ba ang nagagawa ng asukal sa ating pong katawan? So, ayon po sa pag-aaral, ang sugar daw po, it weakens our white blood cells' ability to destroy bacteria. Ang asukal po ay nakakapagpahina ng capability ng white blood cell na sagupain yung mga bacteria sa ating pong katawan. Di ba po, ang white blood cell ay isa pong cell sa ating dugo, and it primary function is to defeat bacteria sa ating katawan. And because of sugar, it weakens the ability ng white blood cells sa pag-destroy ng bacteria. So, kung ating pong titignan dito sa ating pong diagram, ang teaspoons sa 0 teaspoons of sugar, ang average po ng bacteria or ng capability ng white blood cells ay 14.0. At kung magte-take tayo ng 6 teaspoons of sugar, magde-deplete siya or bababa siya into 10.0. Sa 12 teaspoons, 5.5. And sa 18 teaspoons, 2.0. Sa 24 teaspoons ay nagiging 1.0 na lang. So, grabe po yung asukal, no? Ayan. So, kung iinom po tayo ng 20-ounce soft drinks na aking pong binanggit kanina na may average na 16 teaspoons sa isang inuman ng bote na yon ng soft drinks, maaaring bumaba yung ating capability ng white blood cells into approximately 2.0. So,
yun po ang nagagawa ng sugar sa atin pong katawan. So, kaya nga po, ilan sa mga karamdaman na nangyayari po sa atin pong mga tao ay may kinalaman din po sa sugar. So, katulad ng diabetes, ayan, isang sikat na nasakit sa atin, ng, lalo na po sa mga Pilipino, ang diabetes na mainly caused by sugar intake. Ayan, so, although one WBC can destroy 14 bacteria, the WBC's potency is reduced with sugar. So, ang ibig sabihin po ba nito ay huwag na tayong mag-take ng sugar, huwag tayo pong kakain ng matatamis. So, hindi naman po sinasabi na huwag tayong mag-take ng sugar. So, ang sinasabi lang po is to limit or avoid sugar-laden sodas and highly sweetened desserts. So, atin lang pong i-limit or iwasan yung mga masyadong matatamis na mga pagkain. So, katulad nga po nung sa, kung matatandaan nyo po yung hierarchy na ipinasend po ni Dr. Joel Fuhrman, sa, na, hindi naman inalis yung sweets. Nasa tuktok shop, but it is recommended na rarely lang natin siya kakainin. Or, sabi natin occasionally, kapag meron lamang okasyon. Ayan. So, let us limit rich desserts, yung mga cravings natin sa mga matatamis, sa special occasions na lamang siguro. Ayan. So, use added sugar with moderation. Atin pong yung atin pong pag-use ng mga asukal ay gamitin po natin in moderation. So, avoid free use of sugared cereals. At napakahalaga po na basahin natin yung label ng atin pong mga binibili. So, lalo na po sa atin pong mga magulang, sa atin pong pag-grocery. So, napakahalaga na basahin natin yung nutrition facts kasi makikita naman natin doon kung gaano karami yung sugar level or sugar content ng isang product. Ayan. So, para mas kailangan natin maging wise consumer sa ating pagbili, dapat nating binabasa yung label. So, ayan. So, next naman na ating pag-usapan, ang salty foods. So, hindi lang po pala sugar. Ang mga salty foods din, isa rin yung component na meron din siyang mga meron din mga sakit na ang dahilan ay mga salty foods. So, ang Pilipino din, alam ko mahilig din po tayo sa mga maalat. Tulad yan, kung nakita po natin sa ating screen, tuyo, mga junk foods, mga chichirya, mga, eto po, mga binuro, or mga pendeserve. So, sa preservation, kailangan po ang asin. So, kutakot-takot na asin po ang nilalagay para ma-preserve po yung isang pagkain. And kalyan, sa mga condiments na atin pong tulad ng toyo, patis, mga noodles, mga instant noodles, yan, napakarami pong pagkain na maalat. So, ang ganito pong ang pagkain po ng mga salty foods, kagaya po ng sugar, kapag sobra po sa atin pong katawan, ay makakasira din po ng atin pong kalusugan. So, ang ganito pong uri ng pagkahilig ay maaari pong magdala sa atin ng mga posibleng karamdaman na pagkat ito po ay nagpapahina rin ng atin pong immune system. Ayan. So, after salty foods, ito naman po, fatty foods. Ayan. So, sa mga matatabang pagkain. Ayan. So, ang mga Pinoy din, mahilig din sa mga matatabang pagkain. Tulad ng mga mahilig sa taba ng baboy, taba ng baka, at taba ng manok, chicken skin. At alam niyo po ba na ang balat po ng manok is high in cholesterol? Mataas po pala sa cholesterol ang balat ng manok. So, ang ano po, dapat po ay alisin po natin sa atin pong hapagkainan or sa atin pong inihahain sa ating mga
pamilya ang mga matatabang pagkain dahil alam naman po natin na ang mga matatabang pagkain, it causes iba't ibang mga sakit tulad ng alta presyon, na pagkabara po ng ating pong mga ugat dahil po sa cholesterol. So, ating pong pag-ingatan din yung pag-take ng mga matatabang mga pagkain. So, ano po bang nararapat nating kainin, or ano po bang mas highly recommended para sa ating pong pamilya? Yan. So, ating sabi po dito, if you want to live healthier and longer, eat your veggies. So, atin pong kainin yung atin pong mga gulay. Ayan. Ang merong alternatibong paraan na tamang ng tamang nutrisyon sa ating pong mga pamilya. If you want to live healthier and longer, eat your veggies. Atin pong tangkiligin ang atin pong mga gulay. So, atin nga pong meron nga po tayong kanta, di ba, sa ating pong Pilipino, ang bahay kubo. Doon, may iba't iba na tayong pagpipilian na gulay. So, yung kamas, talong, ayan, hindi ko na po kakantahin. Basta, kabisada na po natin yan. So, ang marami po tayong pagpipilian na gulay na atin pong pwedeng kainin sa atin pong pamilya. And, recommends po na atin pong tayo po ay kumain ng 6 to 8 servings of non-starchy vegetables a day, including raw salads, cruciferous vegetables, greens, and other colorful vegetables. So, sangayon po sa isa pong pag-aaral, a serving is 1 cup of raw or hilaw, or 1/2 cup of cooked vegetables. Eat 2 cups of fruit and 2.5 cups of vegetables a day to begin with, and gradually increase these. So, add non-starchy vegetables to boost vitamins and minerals. So, ang ayon po sa pag-aaral, ang pag-take daw po ng both raw and cooked vegetables ay makakapagpababa po ng cancer risk by 10%. Ay, by 50%. Sorry. Ang gulay daw po, ang pag-take ng mga raw and cooked vegetables can reduce our cancer risk by 50%. So, napaka galing talaga ng nagagawa ng gulay sa atin pong katawan. And we highly recommend nga na mas i-prioritize natin sa ating hapagkainan ang pag-hahain ng mga gulay para sa atin pong pamilya. So, hindi po lingid sa kaalaman na lahat na ang Panginoon po pala ay ito ang plano sa simula pa lang nung tayo ay nilikha, na ang maging pagkain ng natin pong mga tao ay ang mga gulay. So sabi nga po sa dito, the Creator's Operating Manual, so kung ang iba't iba pong mga gadget ay meron pong manual, so meron din po tayong manual na ibinigay ng Panginoon sa atin pong pagkain. So, mababasa po natin sa Genesis chapter 1, verse 29. Ang sabi, and God said, "See, I have given you every herb that yields seed, and every tree whose fruit yields seed. To you, it shall be for food." So, una pa lang ang inilaan sa atin ng Panginoon upang maging pagkain natin ay ang mga gulay at prutas na siyang punong-puno ng mga nutrients na kinakailangan natin para maging healthy ang ating katawan. Yan. So, ang akin pong ibabahagi sa inyo ang apat pong principle ng nutrisyon. So, number one, eat primarily vegetables, fruits, legumes, whole grains, and nuts. So, atin pong kainin ang ating pong mga gulay, prutas, kagaya nga po ng sa ibinahagi sa atin na pyramid ni Dr. Joel Fuhrman, ang pinaka-foundation ng ating pagpili ng pagkain ay ang gulay at prutas at mga whole grains. And next po, eat 6 to 8 servings of non-starchy vegetables a day and 2 to 4 servings of fruits
and unrefined whole grains. So dapat po sa atin pong menu, sa atin pong tahanan, dapat po ay mahalaga po yung ating mga gulay. Kasi ngayon po mas parang ano, kung titignan po natin yung pagkain po natin mga Pinoy, mas madami yung kanin. Mas madaming kanin yung ating nasa plato. So, mas prioritize natin yung ating pong gulay sa ating pong pagkain. And next po, look for the rainbow colors, foods rich in color. So, ang mga pagkain daw po na deep in color ay punong-puno po or rich in vitamins, minerals, and essential nutrients. So, mas marami pong, mas deep po yung color ng prutas, mas marami pong nutrients tayong makukuha. So, greens are packed full of minerals and vitamins. Lalo na po yung mga greens natin na mga gulay, punong-puno po ng nutrisyon at mga vitamina po para sa ating pong kalusugan. Ayan. Kung iniisipan po natin na, yun nga po, sa panahon natin ngayon, medyo mahal nga po yung gulay. Medyo pricey ngayon yung gulay, di ba? Pero alam ko po na uso din po yung pagtatanim ngayon sa atin pong mga tahanan. So, siguro I suggest na pwede tayong magtanim sa atin pong mga bakuran, magtanim tayo ng mga gulay, or sa kahit sa mga paso, magtanim tayo ng simple mga gulay para i-take natin sa ating pong tahanan or yun yung ating ihain sa ating tahanan. So, pero meron din pong mga, alam ko po may mga seasonal din na mga gulay na mas mura, kung may iba din na panahon na mura yung gulay. So, let's take this opportunity to prioritize nga yung pagkain or pagbili ng mga gulay kaysa sa mga ibang mga pagkain. So, next po, fourth ay drink 6 to 8 ounce glasses of water a day. So, tubig, napakahalaga din po ng tubig sa atin pong mga tao. So, kadalasan po kasi, minsan po, umiinom lang tayo ng tubig kapag tayo ay nauuhaw. So, ibig sabihin po kasi kapag nauuhaw po tayo, ay kulang na po tayo sa tubig sa ating katawan. So, dehydrated na tayo. So, hindi po ibig sabihin na nauuhaw tayo, saka lang tayo iinom ng tubig. So, we can schedule yung atin pong pag-inom ng tubig sa atin pong araw. So, hindi lang po tayo iinom ng tubig kapag tayo po ay nauuhaw. So, kasi ibig sabihin po nun, dehydrated na kayo, kaya kayo nauuhaw. So, we need to drink 8 ounces of glasses of water a day. So, yun po yung pinaka standard na intake ng tubig sa atin pong araw. So, sabi po dito, change in our lifestyle happens when we take personal responsibility for our choices. We take ownership of our health and in future. Healthy choices are all about prevention of disease in our body, the house we live in. So, hindi po natin to magagawa ng biglaan. So, paunti-unti po, we change our lifestyle. So, wag na po natin antayin yung panahon na magkakasakit po tayo at saka po tayo mag-take ng mga healthy foods. So, ngayon pa lang, our choice is, our responsibility is our choices po. So, we need to take choice right now na atin pong piliin yung mas healthy po para sa atin pong sarili at yun din po sa atin pong pamilya para po in the future, ma-prevent po natin yung pagdating ng sakit sa atin pong pamilya. So, sabi nga, di ba, prevention is better than cure. So, and magagawa lang natin yun if babaguhin natin yung atin pong lifestyle. Ayan. So, wag po tayong aasa lamang sa mga delivery or sa mga processed foods. But atin pong, ayun nga, i-prioritize natin sa ating pong pagkain ang mga
healthy foods like gulay at prutas. Okay. Ayan. And to end po, atin pong iwan po itong mga katanungan sa atin pong mga sarili. So sabi po, am I eating sufficient fruits and vegetables? Ako, tayo po ba ngayon ay sufficient po ba yung atin pong kinakain ng mga prutas at gulay? Or ngayon po ba ay we do the Western diet na more on meat or mga processed foods? Or number two, am I willing to try to improve my diet? Willing po ba tayo na baguhin yung diet natin, although it will cost us? Or kasi kung dadating naman yung panahon po na magkakasakit tayo, gagastos din po tayo. Ayan. So kung ngayon po, pa lang po ba, willing na po ba tayong i-improve yung atin pong diet and move to a diet or plant-based diet? Or and number three, how can we encourage and educate our families to eat more fruits and vegetables? What will it take to make a change so that they will be healthier? So all of these questions po ay tayo lamang po ang makakasagot. So sana po sa atin pong mga tahanan ay let us choose the best for our family at atin pong piliin yung atin pong mga nararapat na pagkain para po maging healthy ang bawat miyembro ng atin pong pamilya. Maraming salamat po sa atin po lahat na nakinig po ngayon. At muli po, magandang gabi po. Thank you.
isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At ako po'y nagpapasalamat sa inyo. At pinagbigyan niyo po ang paanyaya ng Jordanites Church para po sa isang natatangi pag-aaral po natin sa mga siyam na araw, siyam na gabi. No, sana po ay ito po inyong subaybayan dahil talaga po naman na ito po ay para po sa atin. Para po, napapanahon po ito para sa atin. At hindi lang po sa akin, kundi po sa ating lahat. No? Pinagpapasalamat po dahil nakikita ko po na kasama nyo ang inyong, may mga kasama rito, kasama nyo yung mga anak, mga asawa, pamilya. Salamat po. Dahil talaga naman po itong ating napapanahon na isang lektura ay naayon po sila sa isang pamilya. Pamilya po talaga. Alam naman po natin, ang pamilya ay nabubuo po ng ama, ng ina, ng anak. Na po. Although yung iba naman ay hindi rin na binayaan na magkaroon po ng sariling mga supling ay nabubuo pa rin po sila sa pamamagitan ng pagkakaroon nila ng isang tahanan at alam niyo naman po ang kultura ng Pilipino tawag dito extended family no? Kasama si lola, kasama si tatay, si lola. Minsan po pa si tita, si tito. So yan po ang kultura ng Pilipino. So salamat po sa kaninang napakagandang health lecture. No? Napapanahon din sa akin kasi sa totoo lang po ay ginagawa ko rin ngayon yun. Dati, yung pyramid ko po baliktad eh. Yeah. Yung nasa pinakatuktok, yun yung nasa ilalim ko. Yung pala babagsak pala. Hindi pala yun ang pwedeng gawing ano. Pinaka-base kasi babagsak pala yung health mo. No, so dati tingin ko rin sa aking ano, pag ako po ay pumupunta sa palengke, ang tingin ko sa palengke hindi pagkain eh yung mga nabibili ron, no. ngayon baliktad na. Pag ako ay pumupunta sa ano sa mga prutasan, sa kagulayan, ay daming pagkain. No, natutuwa na ako noon. No? At sabi nga sa rice, ngayon iniiwasan ko rin kumain ng rice hangga't maaari, no. Isa lang ang kadahilanan, bumagsak ko yung ano, yung pyramid ko eh, yung aking health. No, na kung titignan niyo si Jethro parang malusog, no, pero mukhang malusog lang, no, pero sa katotohanan ang advice nga po sabi ng doktor ay pagdating mo ng 40 at age of 40 pataas dapat meron ka ng at least annual physical checkup, no? Ibig sabihin dapat ay inaalagaan mo ng iyong sarili dahil diyan na lahat maglalabasan yung mga inipon mo, no. Talagang ano, talagang totoo nga po 'yon, no, dito na nakikita, no, yung sa edad po nating ito, no, na kung ano man yung inimbak mo nung unang panahon, nung mata-bata ka pa, ngayon po lumalabas, no. Ganun din po sa napanood nating video kanina, napakaganda. Actually po napaka sapat na eh, no, yung aking mga napakinggan. Sana po ay sa nalalabing mga ilang mga minuto po ay aking pong hinihiling ang inyong konting presensya pa, no? At tayo dadako na sa ating pagtatapos mamaya. Konting-konting minuto na lang po, no? Hayaan niyo pong hingin ko muli ang inyong konting atensyon. No, sa gabi pong ito mga kapatid, ay talagang hindi lang ngayong gabi, no? Kundi itong siyam na gabi pong ito ay mapapakinggan po natin tungkol po sa ating pamilya, sa iyong pamilya, sa aking pamilya. At inihiling ko ngayon, mga kapatid, no, na sana ay hindi lang sa akin manahan ng Holy Spirit, kundi sa bawat tahanan po na nandito po, nakasama natin sa Zoom at sa mga nakikinig po sa FB Live. Alam niyo, medyo kinakabahan ako ngayon dahil parang hindi na ako sanay humarap sa tao ngayon na magsalita. Hindi ako kagaya noong panahon na tayo ay nasa church, no, na makikita mo si Jethro laging nasa harapan lang, ano, ngayon po para ako'y naninibago. Kaya pagpasensyahan niyo po ng bahagya at medyo nag-a-adjust pa po ang inyong lingkod, no, sa oras na ito. Siguro sa pag nabigyan pa ng mga ibang pagkakataon, nakakapag-adjust na ako ng mabuti.
So, hayaan niyo po akong i-share sa inyo ang aking screen at tayo po yung para tayo makapag-aral na ng ating section. Sa mga panahon po ngayon, para bang imposible, no? Pero posible kaya ang pagtatayo ng malusog at masayang pamilya? Posible kaya? Doon naranasan ko ito, malusog, masaya, nung bata-bata pa. Kasi nga ako ay nasusunod ko yung gusto kong kainin at nasabi nga doon sa pyramid ng, ano pa tawag doon? Pyramid ng ano, ng health ba? O ng pagkain, ng food? Ha, natutuwa ako doon kasi yung nakakain ko yung nasa itaas eh. No? Kaya lang naalala ko rin, pagka naman nung bata pa tayo, sabi ng ating mga magulang eh, uy, kain kayo ng gulay ha, huwag niyong kalimutan kumain ng gulay. So, nung bandang huli, nung medyo nagkaroon na rin ako ng isip at napapasyal sa mga ibang bahay ng kabarkada o kaibigan, ika nga, nakita ko yung mga bata rin na talagang inuuna yung ano, yung karne, ano yun na, gulay na may karne na luto, tapos iuusod mo yung ano, iuusod mo yung karne, iuusod mo yung gulay. No, at huling na naunang naubos yung karne, yung gulay pinag-iisipan pa kung dadamputin. Pero mga kapatid, alam niyo sa panahon ngayon, no? Ang nanay pa mismo at tatay pa mismo, pag uwi nila may daladalang ano. Sabi nga ni Brad kanina, wag na magsalita ng ano eh, ng brand eh, pero yung alam mo naman, yung malaking bubuyog, no? Pagka may inuwing ganun, tuwang-tuwa ang mga bata. At makikita mo rin si nanay sa kasi tatay, tuwang-tuwa. Kinakain nila yung ganung klaseng pasalubong, yung pala ay na alam natin na ito'y punong-puno ng ano, ng nakita natin sa lecture kanina, masama yung maraming asin. So, hindi niyo ba napansin no bakit maraming bakit ang partner ng Chicken Joy ay nagsabi ako ng brand. Ang kapartner ng manok na yon ay soft drinks. Kasi partner talaga yung matamis sa kayong maagat. Diba? Pag kumakain ka ng, naalatang kainom ka ng matamis. Matamis ay kain ka uli ng maagad. So, ang tanong po sa gabing ito, pagtatayo ng malusog at masayang pamilya, posible ba? Kanina po, nalaman na natin yung malusog, kung paano maging malusog. Ngayon po, pag-aaralan natin itong maging masayang pamilya, bukod sa malusog. So, meron po akong nakitang isang kwento. No, na napakaganda. Ito ilang ulit ko pong ano eh, ilang ulit ko pong binasa at inunawa. At ito po ang nais kong i-share sa inyo sa gabi nito. Meron nung isang pintor. Alam niyo yung pintor? Hindi pintor ng bahay ha. Yung pintor na gumuguhit ng mga larawan. No? Kagaya nila, sino ba yung mga pintor? Leonardo da Vinci. So, sanang banggitin yung pangalan ng anak ko kasi nagpipintor din to eh. Nakita ko may mga ginuguhit sa canvas eh, na pinag-aaralan nila eh. Pero hindi, wala pa yata siya sa libro eh. Kaya hindi ko muna babanggitin yung pangalan ng anak ko. Yung mga ganung ano, na gagaling nilang umunawa ng mga bagay. Ang galing nilang mag-isip ng mga bagay na para iguhit. Maalala ko nung elementary ako, nakita ko yung kaklase ko ba. Ang galing gumuhit ng ano, ng parang mga laban-laban, boxing-boxing na ano, pero mukhang tao talaga siya. Na may kwento, kung parang nung kalaunan, kung titigan mo, parang comics ang dating. Ang galing naman ka ako mag-drawing ito. Samantalang ako, ang alam ko lang i-drawing nung unang panahon, nung simula nung bata ako, ay bahay kubo, bukid, saka coconut tree. Talagang maasahan mo ako mag-drawing nun. Lagyan ko pa ng ibon. Yung pa-M na gano'n. No? Eh, ganun lang yung makiwari ng aking isipan eh. Kaya nung ang kinuha kong kurso nung una ay ano eh, engineering eh. Dahil alam mo naman, pag gumuhit ang isang engineer, puro guhit lang. So napakadaling gumuhit nung ako yung nag-aaral ng engineering. So yan po ano. So ito naman ay ikukwento ko sa inyo, isang pintor. No? Pintor ng magagaling na mga klase ng arts. No? Ito ngayon, magaling na siya pero nag-iisip pa siya kung ano yung challenge niya sa sarili niya. So ang ginawa niya, sumali siya sa isang paligsahan. So nag-iisip siya ngayon, ano bang magandang ipinta na kung saan ito'y naayon
sa panahon ngayon, sabi niyang ganun. Para nang sa gayon, ay manalo naman ako sa isang sa contest na ito at may pakita ko ako yung isang maging tanyag na pintor sa panahon na ito, sabi niya. Nag-iisip siya. Isip siya. So kaya iisip niya, lumabas siya ng bahay. Lumabas siya ng bahay. Lakad siya rito, lakad siya doon, lakad siya rito. No? Lakad siya. Nag-iisip siya, ano ba ikang ano? Magandang gawin ng isang pintor. Sabi niya ganun. Ano kaya? Isip siya. So, ganito rin yung anak ko, yung nakikita ko dati. Bago siya mag-drawing, nag-iisip talaga muna siya ang gusto. Nag-research muna siya, nagbabasa siya, tapos saka siya magtatanong sa akin, ano daw ipipintur, i-drawing niya, ipipaint niya, mamalay ko. Tingin ka sa Google, i-print mo. Mas mabilis. No? Ito, nag-isip siya ngayon. No, ngayon, kaisip niya, lumabas siya ng bahay. Sabi niya, habang naglalakad siya ng bahay, ano, napalapit siya sa isang simbahan. Alam niyo yung panahon ngayon, yung alam ko meron na marami na sa atin nakapunta sa mga malalaking simbahan tulad ng Manawag Cathedral. Mga ganyang mga simbahan na yung nasa labas ka pa lang, dinig na dinig mo na 'yung sinasabi ng pare. No? So, ako kasi napupunta, hindi naman nagsisimba sa Manawag o sa Cathedral, kundi napapasama lang ako dati dahil meron akong jeep na pinapaarkila noon ako nagmamaneho, doon sila nagpapadala. So, kaya ako nakapupunta sa mga lugar na 'yon. No? Narinig siya, nagsasalita yung pare. Ito ang sabi ng pare. No? Pananampalataya ang pinakamagandang bagay sa mundo. No? Pananampalataya pinakamagandang bagay sa mundo. Oh, alam niyo naman ang pare pag ano eh, oh, pastor, oh, nagsesermon na tulad ko. Na minsan paulit-ulit yung aming sinasabi para maitanim sa isipan ng aming mga nakikinig, no? Ah, yan. So, habang binabagtas niyo kabaan ng simbahan sa labas, lagi ito yung dumadaloy sa kanyang isipan. Pananampalataya, pinakamagandang bagay sa mundo. Ah, sabi niya, pananampalataya. Kaya lang, sabi niya ganun, paano kayo pipinta ang pananampalataya? Napaisip siya ngayon. No, naku, kaya nangyari, imbis na lumiwanag yung kanyang isipan, napag-isip siya ng malalim. Paano ko kaya pipinta ang pananampalataya? Isip siya tuloy, no? So, kaisip niya, napalakad siya ng husto. Na medyo napapalayo na siya ng kanyang tirahan. Lakad siya. Hanggang sa nung paglalakad niya, meron siya nakasalubong at isa niyang kaibigan na isang veterano. Sabi naman niya, nakipagkwentuhan siya, sabi ng veterano to, kapayapaan ang pinakamagandang bagay sa mundo. May kakaiba, no? Sabi niya ganun. So, natapos ang kanilang kwentuhan at nagpatuloy siya maglakad. Yun naman ito na tumanim sa kanyang isipan. Kapayapaan ang pinakamagandang bagay sa mundo. Lalo siya nagulo na isipan niya. Kasi naging dalawa na. Kanina, ano isa? Pananampalataya, pinakamagandang bagay sa mundo. Sabi ng pare. Yun naman, dahil sa nakasalubong niya itong kaibigan niyang isang veterano, sabi niya, kapayapaan, pinakamagandang bagay sa mundo. So naging dalawa ngayon ng kanyang iniisip. Paano niya ito drawing to? Paano ba? Siguro may pintor dito sa atin o magaling magano. Tatanong ko nga mamaya ang anak ko, anak, paano ba i-drawing yung kapayapaan? Anak, paano ba i-drawing yung pananampalataya? Mamaya, chichanis ko nga yung anak ko. Tignan ko. So, yun. So, napaisip siya ng malalim tuloy. No, imbis na maging mapayapa ang kanyang isipan sa kanyang paghabang siya naglalakad, lalo parang nagugulo yung kanyang isipan. So hindi niya namamalayan, napapalayo siya ng kanyang nilalakad, no? So habang palakad-lakad siya daan, no? May nakita siyang isang waiting shed. Sabi niya, makaupo nga muna rito. Ako'y napapagod na sa kalalakad, sabi niya. So habang siya nakaupo sa isang waiting shed, alam niyo yung kanyang nakita? Binakita siyang although hindi na ganito yung mga sasakyan na mga kinakasal ngayon, nakita niya, no, yung isang sasakyan na magara, na kulay puti, na mayroong down sa harapan, na may
Burloloy, alam naman natin kung ano yun. No, ibig sabihin ay bagong kasal. Bagong kasal. So, napaisip siya. Naalala ko tuloy, no, yung may nababasa akong ano. Pagka raw umatin ka pala ng kasalan, lalong-lalo na yung mga may asawa na ikinasal. No, alam niyo daw, ang nararamdaman pala, no, nang umaatid ng kasal, ng ikinakasal, ang nararamdaman pala nung ikinasal na, ay parang siya rin yung ikinakasal, parang nare-renew niya o parang naalala niya yung vow niya sa kanyang naging kabiyak, no? Kung kanina siya ikinasal, naalala niya ro, nare-refresh o parang bumagbabalik tanaw yung kanyang ano, yung kanyang sa bagay ako rin eh, no? Parang nasasabay ako doon sa pare o sa pastor na nagkakasal eh, no? Lalong-lalo na yung in sickness and in health, no? Till death do us part. So yun yung pinakamasarap pakinggan eh. Kasi malapit na matapos yung kasalan, kainan na eh. So yun ang ano, yun ang ano. Kaya nga sabi niya, napaisip siya ngayon muli nito. Sabi niyang ganun, no? So, sabi niyang ganun, pag-ibig ang pinakamagandang bagay sa mundo. Sabi niyang ganun. Yun nga ano, sabi niya, tama. Pag-ibig ang pinakamagandang bagay sa mundo. Kaya lang, sabi niya, paano kay guguhit ang pag-ibig? Paano nga kaya? Kasi ako, kung sa akin mo itatanong yan, alam mo naman, sabi ko sa inyo kanina, alam ko lang iguhit ay plano ng bahay, kung ano-anong klaseng puro dire-diretso lang. Eh, baka isulat ko rito yung heart lang na pag-anon eh. No? Yun, pag-ibig na sa akin yun. Okay na sa akin yun. Kukulayan ko ng kulay pula. Hindi ko lalagyan ng aro. Kasi pag may aro, si Cupido na yun eh. Ito, kulay pula lang. Plain na heart. yun lang siguro. Hanggang doon lang ang kaya kong i-drawing. Siguro lalagyan ko ng katabing heart na gano'n. Ano ba heart? Ganun, heart. Tapos magkatabi, heart. Dalawang heart. Tapos lalagay ko yung pangalan ng asawa ko, pangalan ko. Oh, yun na, okay na. Pag-ibig na sa akin yun. Pero sa isang dakilang pito, no? At gustong manalo sa isang patimpalak, siyempre mag-isip siya ng malalim. Ano ba? Paano ko ba iguguhit ang pag-ibig? Paano ba? So, hindi niya namalayan, ay napalayo na siya sa kanyang bahay. Padilim na. Kaya lang, tatlo yung kanyang napulot, na nagumugulo lalo sa kanyang isipan. Ano yung una? Pananampalataya, pinakamaganda sa mundo. Ang sunod, kapayapaan, pinakamagandang bagay sa mundo. At ang sumunod ay ang pag-ibig, ang pinakamagandang bagay sa mundo. Hindi niya namalayan sa kanyang pag-iisip na gata, siya nakauwi na. No? At nung kanyang pag-uwi, sinalubong siya ngayon ng kanyang anak, dalawang anak, nakarga-karga. Sinalubong siya mali, paliktad pala. Sinalubong siya ng kanyang asawa, nakarga-karga ang kanyang dalawang anak. No? Umunti ko nang sabihin, kinakarga nung anak yung nanay eh. Hindi pala. Sinalubong siya ng kanyang may bahay, kanyang asawa. Nakarga-karga ang kanyang anak. So, tuwan-tuwa yung mga bata ngayon, tuwan-tuwa yung kanyang asawa. So, ganyan din yung nakikita ko eh. Sa anak ko, saka sa kanyang mga anak, so kasaming mga apo, so tuwan-tuwa yung mga bata pag nakikita, dumarating na yung tatay nila, no? Yan si tatay, hey, tuwan-tuwa sila, salubong na sila, no? So, hindi ko na maalala nung nung maliliit pa yung mga anak ko kung nagawa rin. Siguro hindi ko lang tatanong ko sa asawa ko, no? Kung tuwing umuwi ako noon eh, inaabangan ako ng aking mga anak. Asawa ko lang yata nag-aabang sa akin nun, pagka ako yung umuwi. Ewan ko, natanong ko ulit. At pagsalubong niya sa kanyang ganun, pumasok siya sa kanyang kwarto. Isip siya ngayon. Hindi niya namalaya. Alam niya naman, pintor kung minsan yung kanyang pag-iisip habang umiikot ni Kanga, yung kanyang isipan, napapadrawing na rin siya. Hinawakan niya yung kanyang brush, kinuha niya yung kanyang mga paint,
o pintura at unti-unti siyang gumagawa ng larawan. Alam niyo ho yung lumabas na larawan? No? Alam niyo yung lumabas na larawan? Ang sabi sa larawan, ay ganito. Paglabas niya, pinakita niya ang kanyang iginugit. Pinakita niya sa kanyang asawa, sa kanyang may bahay. No? Ang larawan ay isang pamilya. Pamilya ang pinakamagandang bagay sa mundo. Masangayin po ba kayo? Pamilya ang pinakamagandang bagay sa mundo. Kasi habang siya nag-iisip kanina, pananampalataya, kapayapaan, at ibig. Alam niyo, ito yung dumating sa kanyang isipan habang siya nag-drawing o habang pinipinta niya ang kanyang nasa kanyang isipan. May pananampalataya, may kapayapaan, at merong pag-ibig. Hindi man siguro itong naipakita sa aking drawing na ito ay parang rough draft lang eh. Siguro hindi ko na nakita yung katapusan ng kwento eh. Siguro maganda yung kinalabasan ng kanyang drawing. At hindi ko na rin namalayan kung nanalo siya o hindi. No? Pero ito ang kanyang na-drawing o na-draw o na-ipinta sa kanyang canvas. Pamilya ang pinakamahalagang bagay o pinakamagandang bagay sa mundo. Dahil ito ang bumubuo ng pananampalataya, kapayapaan, at ibig. Sa buong kasaysayan po ng Biblia, napakarami po natin makikita rito na nagpakita ang Diyos ng pagmamalasakit sa pamilya. Siguro unahin natin sa Genesis, no, kung paano niya unang nilikha ang isang tunay na pamilya. Si Adan, si Eva, si Abel, si kapatid niya, si Cain, no? Tapos fast forward tayo sa pamilya ni Joseph. Tapos kay Abraham muna, no? Nakita niyo kay Abraham kumisan eh dalawa yung naging pamilya ni Abraham eh. Pero inalagaan niya parehas ng Panginoon. So nakikita natin ngayon kung gaano kaunlad ang Israel, kung gaano kaunlad ang Ishmaelites, no? So, yan po. Talagang inaalagaan ng nagmamalasakit ang Diyos sa bawat pamilya. I-fast forward po natin, no? Sa panahon ni Noe. Hindi, pabalik pala yun. Pabalik pala yun. No, okay, sa Eden, tapos si Noe, iningatan niya yung, ito yung ano, isa kong paboritong kwento sa Bible, panahon ni Noe. No? Bakit? Bakit? Baka may tanong nyo. Although hindi ko naman maririnig yung tanong nyo. Bakit? Kasi po, gumawa siya ng daong napalaking arko para sa buong sabihin natin sa buong bayan kasama niya. Dahil nais niya maligtas lahat ng taong sa bayan, sa lugar na yun. No? Sa mundong yun, ng panahon na yun. No? Napakalaki. Makakalungkot kasi po ay mga hayop ang kanilang nakasama sa arko na yon. Pero nakakatuwa po. Ako'y natutuwa kasi buong pamilya niya ang kasakasama niya sa arko na yon. Kanyang ginawa. Nakita po natin yung pag-guide ng Panginoon sa buhay ni Noe. At marami pa pong kwentong pamilya sa Bible. So hindi ko na po maisa-isa. Iniimbitahan ko po kayong basahin ng Bible para maunawa niyo po yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat pamilya natin. No? Makikita niyo po, napakaganda. No? Doon po na talagang makita natin sa Bible na napakahusay o napaka ang pag-ibig ng Panginoon na ibinigay niya para sa atin. Hindi para sa iyo lang, kundi para sa ating buong pamilya. So, makikita po natin dito na pamilya ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa tao. Ako
po, naniniwala po ako dito. No? Regalo ito ng Diyos sa tao. Alam nyo, iba pagka nakakatanggap tayo ng regalo, masaya tayo. Meron bang tumanggap dito ng regalo na hindi masaya? Siguro, kung pipilosopohin natin, meron. O kasi hindi niya gusto yung regalo natanggap niya. Pero alam po natin, yung regalo na ibinibigay sa atin o yung nagbibigay ng regalo sa atin na iniisip yung regalo na makakabuti para sa atin. Ganyan po ang Diyos. Ibinigay niyang regalo ang pamilya sa atin dahil alam niya ito ang pinakadakila o pinakamaganda at pinaka yung makakabuti po sa bawat isa sa atin. So, hindi ito mapapasama. So talagang binuo ng Diyos ang isang pamilya. No? Binuo ng Diyos yan. So, ang kailangan lang natin dito kilalanin ng bawat membro na ang Diyos ang kanyang tagapagtatag at tagapagligtas ng pamilya. No? Ulitin ko po ah. Ang Diyos at tagapagtatag at tagapagligtas ng pamilya. Umisa po kasi ang pamilya natin ay kakalungkot man, no, na napagdaanan ko rin to eh. No, na kuminsan para bang last resort, kumbaga, yung huli na yung ano, huling priority natin yung ating pamilya. O sasabihin natin nagtatrabaho pa para sa aking pamilya. Nagpapakapagod ako dahil sa aking pamilya. No, pero pag-uwi mo naman sa bahay, hindi ko na isusunod, hindi ko na itutuloy. Kung ano yung ganyan. Marami na tayong rason pag-uwi natin sa bahay eh. No? Narami na tayong rason. Kaya sabi po dito sa Psalms 127:1, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Sabi nga sa Tagalog ay ganoon po, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang magsisigawa ang nagtatayo. Kung tatapusin ko po yung yung verse na ito, ay napakalaking bagay na eh, no? Walang malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. So, naalala ko po tuloy yung ano, kasi kami po ay laking bagyo. Kami laking bagyo. Ang alam niyo yung nabibiling mga tawag dito souvenir, no, na kumisan yung mga umakyat ng Baguio, first time umakyat ng Baguio, tapos magbibili sila ng mga souvenir, tapos iuwi pamimigay sa mga kakilala nila. Hindi yung iba yung sinasabi kong may barrel na ganun tapos may inaangat, hindi po yun. Hindi yun yung pamigay ng magandang regalo, no? Pag isipin niyo, kasi base doon sikat yung Baguio. Na yung sinasabi ko ito, nababasa niyo yung inilalagay sa pintuan, sabi ron, God bless our home. Nakita niyo ang ganda, no? God bless our home. So, ang daming naging ano, nakita ko ang daming sa mga bahay na nakapaskil yun, no? Naging mga, ewan ko ha, kasi laking bagay lang kasi ko, ay doon ko nakita, ewan ko, original, sila yung original na gumawa, no? Pero nitong pinag-aaralan natin ito ngayon, habang pinag-aaralan ko ito, alam niyo, pumasok sa aking isipan, bakit hindi natin ilagay na God bless our family? Di ba, napakaganda, no? God bless our family. No? Huwag natin, ano yung home natin? Ang home naman kasi natin eh, anytime pwedeng masunog yan, anytime pwedeng kainin ng anay yan, anytime, malaho eh. No? Pero kung siguro napakaganda, God bless our family. Kanina ko nga lang naisipan din na ano kaya, magpa-print kaya ako. Uso naman ng print kayo sa mga mall, no? God bless our family. Yan pa, ang isang pamilya po ay dapat ay masaya, malusog, maunlad at banal. Di ba po yan ang nais ng ating Panginoon sa isang pamilya, sa inyong pamilya at sa aking pamilya. Kamusta po ang inyong pamilya? Kamusta po
ang aking pamilya? Yan po ang tanong natin ngayong gabi. Kamusta po ang ating pamilya? Marahil ay sa mga oras na ito ay opo. Sama-sama tayo sa ating bahay ngayon. Kagaya ngayon, may mga nakikita po ako sa dito po sa Zoom na magkakasamang pamilya, nakakatuwa po. Kasi bakit po ako natutuwa? Kasi ito pong gantong klaseng lektura tungkol sa pamilya ay hindi lamang para sa mag-asawa o dun para sa mag-aasawa. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, kami po na mga magulang, kami po yung mag-share ng mga dapat ay magagandang mga patnubay sa ating mga anak. At yung mga anak natin na ito, na kasama natin ngayong gabi, ay sila din naman yung magiging magulang balang araw sa ayaw at sa gusto po natin. Sa ayaw at sa gusto natin. Oh, yan ang ano, yan ang katotohanan. Oh, dahil hindi ko naman din naisip na ano, na magkakaroon din ako ng pamilya at matitira ako dito sa lugar na ito ng Novaliches. No, wala sa hinata ko 'yon. Pero hangga't maaari po ay tayo po bilang mga magulang i-guide natin ang ating mga anak sa mga bagay na mga ganito. No? So alala ko tuloy nung magjowa pa kami nung asawa ko, no? So halos magkalapit lang naman yung bahay namin, siguro mga isang barangayan layo. So, nakakatuwa sa Baguio kasi malamig, masarap maglakad, masarap mag-holding hands, tapos bulubundukin yung mga nilalakad namin. Minsan napadaan kami sa isang maliit na bahay. Itinuro ng asawa ko, gusto ko ganyan lang kasimple yung maging bahay namin. Wow, futuristic yung asawa ko eh. Yung jowa ko nun eh, futuristic yan. So, nakikinita niya yung, ano, yung magiging bahay namin. Pero magjowa pa lang kami na nakikita yung bahay namin. At gano'ng simple lang, sabi niya. Isang palapag lang, may kwarto, may kusina, simpleng bahay lang. No? Simpleng bahay. Ako naman, bali wala naman sa akin. Yun. Sige, okay. Hindi ko alam. Pinalaki. So, dumating ang panahon na talaga magkakatwa. Yung nag-dream na jowa ko noon, na ganun lang kasimpleng bahay namin. Ayun yung akin na asawa. Yun ang binigay sa akin ng Diyos. Yun ang regalo sa akin ng Diyos. No? Na nagkaroon kami ng tatlong mga anak. Kaya po ano eh, sabi nga natin kanina, ito yung regalo ng Diyos eh. No? Pagyamanin natin po. Kaya lang ho, nakakalungkot dahil sa panahon po na ngayon. Sa panahon po ngayon, Pilipinas at tanging Vatican na lamang ang walang divorce law. Pero laganap pa rin ang paghihiwalay po dito sa lugar natin sa Pilipinas. Alam niyo yung annulment? Legal po yun, annulment case. Yun nga lang, ay gagastos ka ng libu-libong pera, daang libo. Narinig ko kasi yun eh. Meron akong naging kasamang manager noon sa aking trabaho na gustong makipag-anal. Siya ayaw niya, pero yung babae gusto. Kasi nag-abroad yung babae, may nakilala, masigit sa kanya, hindi lang mas pogi, siguro mas responsable. Gusto niya makipag-anal doon sa ano. Sabi ng lalaki, itong manager na kasama ko, hindi ikaw ang gumastos, so ginastosan ng asawa. So pagdating ng papel, pinirmahan niya. Pero hindi po ba natin naisip ang mga bagay na ito? Kung sino yung mga nagdurusa? Sino yung mga maapektuhan? Sino yung sa bandang huli ay nakupit. Hindi po, nakikita natin yun. Natutuwa tayo kasi nasusunod yung nais natin bilang mga matatanda. Pero yung mga bata, paano na? No? Kaya nga, the family starts to fall apart sa kagagawan ng dalawang may isip na. No? So, sangayon po sa mga pag-aaral, makikita po natin may mga kakaibang pananaw sa pag-aasawa kaya po nakakahiwalay ang mag-asawa. Yun ang nakakalungkot na katotohanan. Ang pag-asawa po ay panghabang buhay na pagtatalaga. Tungo sa isang deeper, nakakalungkot ay nagiging di-permanenteng kasunduan o kontrata ang nangyayari. Imbis na permanenteng kontrata o kasunduan. Ang nangyayari po ay ito'y di nagiging
permanenteng kaso doon o kontrata, bas, naging base na lamang ito sa personal na pakiramdam ng bawat isa. Sabi ng isa, ayoko. Nakita niya yung video kanina. No? Napanood ko kanina, sabi niya, ayoko na. Ayaw mo naman akong igalang eh. Ayaw mo naman akong bigyan ng respeto eh. Di hiwalay na tayo. No? Di sorry na lang. Ayaw, sabi na rin ng babae, di ayoko na rin. Sabi niya, I want out. Out, out. Wala na. Dadala sila ng kanyang ano, ng masidhing pakiramdam, kumbaga, no? Yung ala na, init na lang ulo eh, na, nadala silang ganun. No? Pero naalala ko po itong nabanggit tong kontrata, lalo na sa mga ikinasal. Naalala niyo po ba yung pinirmahan yung kontrata, binasa niyo, kung may expiration date? Kasi alam ko, basta sinabi mong contract, may expiration date. Eh. Yung nga lang, wala. Alam niyo, nakakatawa rito sa kontratang ito. Hindi po yung pinirmahan ko ngayon. Natutuwa ko dun sa sinumpaan naming mag-asawa. Sabi ko nga po sa inyo kanina, natutuwa ako, sinasabayan ko pa yung pare o yung pastor na nagsabi na till death do us part in sickness and in health. Kaya lang wala dito yung ano, no? Yung kung pumayat o tumaba yung asawa mo, magsasama pa rin kayo. Ay, wag na yun. Bayaan mo na yun. O, siguro in sickness and in health na lang yun. Till death do us part. Okay na yun, till death do us part. Bahala na kung ano yung ano. Yung naging kahinat na siguro yung mag-asawa. No? At kadalasan pa po, nauuwi ito sa pag-aawayan dahil lang amang sa hindi pag-uunawaan. No? Kung sino yung magtatrabaho. Ako magtatrabaho, sabi ng lalaki. Sabi naman ng babae, hindi ako. Kasi mas mataas pinag-aralan ko eh. No? Si pride naman si lalaki, hindi. Ako magtatrabaho kasi ako ang lalaki. So nakita niyo kanina yung video, no? Parehas silang pinayagan ni lalaki na magtrabaho si babae. So hanggang sa wala na, kagulo-gulo na. So dapat meron kayong pag-uunawaan, no? O ako magtatrabaho dito sa bahay. So ganyan po yung experience namin dito sa bahay, kami mag-asawa, ano, nung maliliit pa yung mga bata, yung mga anak namin, sabi ko full-time akong trabaho. Nakakatuwa naman, pag-uwi ko sa bahay, eh, yung asawa ko, hindi ko mapigilan, gumagawa ng paraan. No? Kung makikita nyo ho yung, kung meron kayong basahan ngayon na ang tawag doon ay nilalala, yung parang banig na mga na, ano, na tela, yun po ang hanap buhay ng asawa ko noon. No? Kaya ako, pag galing sa ano, pag day off ko, tulong ako sa kanya. Sabay, kumikita kami rin. No? Ganun, no? Ganyan lang, ano? So, biruin mo yun, nag-aalaga siya ng bata, nag-aayos siya ng bahay, tapos yung spare time niya, sinisingit niya, gagawa siya ng, ano, ng pagkakakitaan. So, nagkaroon lang, dapat to'y magkaroon ng communication ng bawat isa. No? So, sabi, nung nakagraduate na ng college yung panganay namin, at susunod nagkagraduate yung, ano, namin, lalaki namin, yung pangalawa, sabi ko sa kanya, mag-aral ka. Sa tulong ng Panginoon, no? Nakatapos ko yung aking asawa ng edukasyon, no? BS major in English. Yun daw ang kanyang tinapos. Dahil ito yung regalo ng Panginoon sa amin, ngayon siya nagtatrabaho nandito sa bahay. Ako rin nandito din sa bahay, magkakasama kami sa bahay. Kailangan talaga siguro ay may communication kayo sa bawat isa. Hindi ho yung pagalingan kayo, ako. Kasi ho, ang nagiging problema natin sa panahon ngayon ay ito. Yan. Yan. At yan. Masidhing pangangailangan pinansyal. Okay. Okay, wala akong gaanong maipayo ho dito sa gantong ano eh. problema natin eh. Tinitignan ko po yung oras, alas 9 na, pagpasensyahan nyo po, malapit na tayo matapos. No? Masidhing pangangailangan pinansyal. Nung sabi ko nga, ang trabaho ko nun ay simple lamang. At alam nito, yung nandito sa ibang sa screen ngayon, yung naging karanasan naming pamilya, ay dati ano lang ako, construction worker, naging jeepney driver, tapos nagpag-aral sa nang pag-aral, naging respiratory therapist,
bandang huli, nag-retire na sa hospital dito, sa labas na ako nagtatrabaho ng hospital ngayon. No? At may trabaho yung asawa ko, may mga trabaho na yung mga anak namin, kanya-kanya pamilya na. Isa na lang yung nag-aaral namin. Alam niyo yung ano, yung masiting pangangailangan ng pinansyal, nandyan. Hindi ho nawawala. No? Hindi talaga nawawala talagang. Nandyan pa rin. Hindi nawawala. So kumisan, ito yung nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan na mag-asawa. No? Sabi nga, ngunit sa patuloy na paglaki ng kinikita, ay dumarami pa rin ang utang ng pamilya. Bakit kaya? No? Bakit nga kaya? Parang mahirapan talaga akong sagutin ito eh. Pasensya na ako kayo. Kayo na lang ako sumagot. Bakit? Bakit ito lumalaki kita? Lumalaki rin yung pangangailangan pinansyal. No? Kaya sa huyan, sa komisyon eh, hindi ho napag-uunawaan ng mag-asawa. No? Meron din ho tayong ano, meron ding mga kadahilanan na kung saan ay yung kakaibang makabagong sexualidad sa panahon ngayon na usok-uso po. No? Ewan ko ba kung bakit. Ang sabi nga nila eh, hindi naman, ayoko mabagkit eh, no? Hindi naman nanganganak yung mga ganito, ba't sila dumadami? No? Nakakapagano rin eh, no? Nakakapagtaka rin eh, no? Pero hindi natin alam, hindi ko rin kaya sagutin sa panahon ngayon. No? Pero napakalaga ho, no? Ang mataas sa pagpapahalaga sa sex ay bumababa ng bumababa. No? Nakakalungkot. No? Unang-una ho, yung relasyong homosexual o pareha sa sexualidad na relasyon. Nakakalungkot po. Ito hindi magandang tignan at lalong-lalo na ay hindi kasi ako pastor, kaya hindi ko kayo mabigyan ng magandang payo at kumuha ako ng verse sa Bible para masabi ko sa inyo, no? Pero ito yung isang nagiging dahilan, no, na pag-aaway, no? Meron din tayo tinatawag na chick boy. Alam niyo yung chick boy? Pwede na sa chick, pwede pa sa boy. Ayun, nagkakaroon ng problema ang mga may magkarelasyon, no? At ito pa ang isa ho, para sa ating mga kabataan, tandaan niyo ho, ang premarital sex o siping muna bago kasal ay hindi po maganda. No? Although hindi itong bagay na ito, hindi rin ako makapagbigay ng magandang bersikulo o libro sa Bible para sabihin sa inyo to, pero malay natin masagot tayo ng ating pastor sa mga susunod na araw. No? At yung ekstrang relasyon, lalong-lalo na ito po ang isang nagiging malaking factor o nagiging dahilan para ho magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mag-asawa. Ito ay nagiging pangkaraniwan na lamang. Nakakalungkot po ang mga bagay na ito. No? Alam niyo po ba sa panahon ngayon at sa mga bagay na ating nabanggit, no, nakakaroon tayo ng limitadong pangangalaga sa ating mga anak. No, napanggit ko nga po kanina. No? Tignan niyo, orasan natin yung ating ano, yung ating konti na lang ho ito, kayo mainip, no? Ilang minuto na lang ito. 8 oras sa trabaho. Meron kang 7-8 oras sa pagtulog. Meron kang 2 oras sa pagpasok. Meron kang 2 oras sa pag-uwi. Ilang oras na lang ang natitira. Pag-uwi po, pagod ka. No? Sasalubong ang iyong mga anak. Pagod ka. Ang nakakatuwa sa panahon ngayon, meron tayong tinatawag na ML. Naagaw pa yung oras ML. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan yung ML. Eh. Kaya ano eh. Pero nakikita ko lang. At ito pa, sa pang-umaagaw ng oras sa atin. Yung tinatawag nating FB. Facebook. Ako'y isa rin sa mga naano rin ito eh. Kumisan, napapatagal din ang oras ko sa Facebook na ito. No? Kumisan, nakikita ko, bakit yung apo ko rito? Tapos nakatutok naman ako sa Facebook. Di ko lang kung napipiliin ko, Facebook, apo. Facebook, apo. Pero, sa mga huling araw, pinipilit ko patay na yung Facebook. Unahin ko man yung apo ko. Kasi mamaya, bababa na yung apo ko. Uwi na, wala na, hindi ko na nakikita. So, you know, bigatin ng panahon ang ating mga anak, no? Para sa kanila, para sa atin to, para sa pamilya natin to, ito yung, ang mga anak ay regalo sa atin ng Diyos. How come na hindi natin sila pinapansin? How come na binabaliwala natin sila? Tapos sa bandang huli, titingin tayo ng isang, umaasa tayo na magkakaroon tayo ng isang magandang
pamilya. No? Nasaan na yung quality time? Nasaan na yung quality time? Kaya kung nauwi, kadalasan pag ikaw yung na-istorbo sa iyong ginagawa, magkakaroon na ng domestic violence. Na hindi ito ang nais ng ating Panginoon. Magkakaroon na po ng karahasan sa loob ng pamilya. No? Kakalungkot. Dumarating sa punto sa mga bagay na ginto. At alam niyo po ba, ano pa mas malala? Pagka nagkakaroon ng domestic violence, nagkakaroon na po ng hiduwaan sa pagitan ng mag-asawa. Take note, ang sabi ko po, hiduwaan sa pagitan ng mag-asawa. No? Hindi po hiduwaan sa loob ng pamilya. Hindi ito hiduwaan ng pamilya. Hindi ito hiduwaan sa loob ng pamilya. Ito po ay nagiging hiduwaan sa ng mag-asawa naapektuhan lang yung kanyang pamilya. Yan ang naging dahilan po ng pagtaas ng antas ng paghihiwalay. Yung mga napag-aralan natin to at ang naapektuhan, ang nakakalungkot ay ang ating mga anak. E paano kung mga bata pa ito? Ang tawag natin sa kanila, sila ay wala pang alam. No? Musmus pa lamang. O ano pa ang tawag natin sa kanila? Pero sila po ang nagdurusa sa mahabang panahon. Sa mahabang panahon. No? Kaya ano po ang kinauwian? Tumataas antas ng single parent. Nakakatuwa pero nakakalungkot. Dahil marami hong alam nyo, pagka natututok ako sa Facebook, maraming ano eh. Lalo na yung nagpo-post na mga may mga problema. Kung minsan na pag wala na akong mabasa sa Facebook, natututok din ako ng ganito. No? Kung minsan yung mga nagko-comment, pagka nag-post doon may nag-aaway, alam nyo, nilalagay pa, imbis na hupain o pahupain yung init o yung apoy, ginagatukan pa. Gatong. Nasihiwalayin mo na yun. Walang kwenta yan. Mga kapatid, bakit kaya tayo, nanonood ba tayo ng TV? Ang sabi nga sa TV, think before you click. Mag-ingat po tayo sa ating mga pinapayo, mga kapatid. Lalo na yung humihingi ng payo ay merong nararamdaman at nasa mababang emosyon siya. No? Na kahit na anong mga pagpapayo ay kanyang pinapasok sa kanyang isipan. Kakalungkot yung ganun, mga kapatid. Kaya bago tayo mag-post o bago tayo sumagot sa mga may problema ganito, think before you click. Pero naisip ko rin to, yung think before you click na to eh. No? Pwede nating sabihin na pray before you click. Why not pray muna? Lord, tama ba po itong i-advise ko sa aking kapatid na nagugulumihanan sa kanyang buhay? Dapat po maging sensitive po tayo sa mga gantong bagay. Ilapit natin sa Panginoon. Huwag po natin ilapit sa ating pagpupong sa Facebook, sa ating ano. Umaasa tayong bibigyan tayo ng magandang sagot. Ilagay mo to, ilapit mo sa Diyos. Huwag sa Facebook. No? At ito'y sasagutin ng Diyos. At ito'y igaguide ka, hindi ka maihiwalay. Kaya pong nangyari, dumarami ang mga anak sa labas. No? Dumadami ang single parent, dumadami yung nagpapalaki ng kanyang pamilya na nag-iisa siya. Yun ang nakakalungkot po, mga kapatid. Dahil lang sa paghihiwaan ng mag-asawa, apektado ang buong pamilya. Nakakalungkot. No? Sino yung nag-away? Ulitin ko. Hindi naman nag-away yung mga bata. Kasi pag yung mga bata nag-away, kayang-kaya pa natin baguhin. Pero ang nangyayari, pag yung mga tanda nag-away, yung mga matatanda, madali silang sumingit sa away bata. Tapos pinagbabati nila. Eh bakit? Balik na rin kaya natin. No? Yung dalawang mag-asawa, dalawang matanda, nag-away, sumingit yung bata, pinagbati yung mag-asawa. Eh, parang mas maganda yata pakinggan yun, ano? Parang mas matured pa yung ano, yung batang umawat doon sa nanay, tatay, nag-aaway, pinagbati niya yung mga magulang niya. Parang maganda pakinggan na. Okay, parang okay yun na, masubukan nga. At
Alam niyo pa ho ang ibang mga ano, mga naging suliranin sa pag-aasawa, yung bigong interracial remarriage or interracial or remarriage. Kasi nag-divorce tapos naganap na ibang mga pangasawa. At lalong-lalo na yung sa kapanahon ngayon, interracial, yung ibig sabihin ay nag-aasawa ng taga-ibang bansa at hindi niya alam yung kultura ng bawat isa. May palabas sa TV ganun eh, yung Pilipino na nag-asawa ng Koreano, nahirap na hirap mag-adjust yung Koreano, yung Pilipino para sa Koreano dahil iba ang kanilang kultura. No, hangga sa mag-away-away yung mga pamilya nila. So, nakakalungkot. Mabuti kung nakakalusot ka sa mga bagay na eh, paano kung hindi kayo magkaunawaan? Mauwi na naman sa ano? Mauwi na naman sa hiwalaya. Pero nakakatuwa na isip ko, no? Yung mag-asawa, nag-aaway, sisingit yung bata para patigilin yung away mag-asawa at pagbabatiin ng anak yung mag-asawa. Sana may sumumok na ganun at kwentuhan nyo ko, ha? Parang magandang pakinggan, parang magandang tingnan yung ganun. Eh, no? Pero balik po tayo dun sa sabi ko sa inyo, paborito kong kwento sa Bible. Sabi, ito yung panahon ni Noe. Yun nga lang, nakakatuwa ito dahil yung buong pamilya niya ang nakasakay dito, plus yung mga hayop na inutusan ng Diyos na pumasok sa daong na ito. Pero nakakalungkot, ito po yung nakakalungkot na ano. Sabi nga ito, kung paano noong kapanahon na ni Noe, gayon din naman sa pagdating ng anak ng tao, sapagkat kung paano noong mga araw na iyon, bago dumating ang baha, ang mga tao ay kumakain, umiinom, nag-aasawa, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe. So, may iwasan po ba natin to? May iwasan po. Pero, meron bang pangyayari ang mga bagay na ganito, yung nag-aaway pamilya? Meron po. Dahil yan po ang nasusulat sa Bible sa kapanahon ng Noe ay ganyan na ganyan po ang pagdating ng ating Panginoon. So, diyan po yan, pero tandaan po natin na napakahalaga na tayo ay magpagamit sa Diyos. No? Kaya mga kapatid, may pag-asa pa bang makabuo at makagawa ng isang masaya at mabuting pamilya? Yan ang katanungan natin sa gabing ito. So siguro, kung narinig niyo yung mga munting mga suggestion ko, siguro meron. No? Titing ko lang, natutuwa lang ako. No? Yung dalawa, yung si babae, si lalaki na mag-asawa, nanay, tatay, nag-aaway, papagit na yung bata, oy, tigil na kayo. Tigilan niya, wala magaganda patutunguhan yan. Magbati na kayo. sana meron, maging news yung ganun, maging viral. No? Parang ganda tignan. No? Ang tanong, may pag-asa pa bang makabuo at makagawa ng isang masayang at mabuong pamilya? No? Alam niyo, ulitin ko po yung kanina, sabi sa Psalms 127:1. Unless the Lord builds the house, but the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watching in vain. No? So kung sino po yung gagawa, sino yung bubuo ng ating tahanan? Ang Diyos. May pag-asa? Meron pong pag-asa. No? Napakalaking pag-asa. Sabi nga po, pamilya ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa tao. So kung pahalagahan po natin ang regalo, ang bawat regalo na binibigay sa atin ng kapwa natin, paano na yung ang Diyos ang naibigay sa'yo ng regalo? Hindi mo ba pahalagahan ang mga bagay na ito? Hindi mo ba dapat mahalin lalo dahil ito'y galing sa Diyos? No? Kaya dapat mga kapatid, dahil alam natin na galing ito sa Diyos, ang pamilya, dapat ito'y ating lalong mamahalin. Ang Diyos ang tagapagtatag at tagapagligtas ng pamilya. Alam niyo mga kapatid, talagang walang ibang sikreto. Sabi nga ay walang ibang shortcut o walang ibang mababasa sa national bookstore o ano mo bookstore na manual para maging isang mabuting magulang at isang maging mabuting pamilya. Sa mga pamilya. Alam niyo kung saan nabibili ang manual na to? Hindi na kailangan bilhin actually. Alam ko po sa bawat pamilya tayo, dahil tayo mga Kristiyano, meron po tayong manual na ito. Ang tawag po rito ay Bible. Napakaliit
na itim na Bible, maliit na Bible, brown na Bible, kahit anong Bible po, nandyan po ang manual na magtuturo sa atin ng tamang pagpapalaki at tamang paglapit sa Diyos at tamang paggabay sa ating pamilya. Katuwang natin ang Diyos. Hindi po tayo, hindi natin kailangan sabihin mahirap magpalaki ng pamilya. Mahirap mag-aruga, mahirap magparal ng pamilya. Kung ito po ay ating ihabilin lahat sa ating Panginoon, sabihin natin, ang sarap pa lang magkaroon ng pamilya. Ayaw niyo po bang ano? Ayaw niyo bang ganun? Ayaw niyo po bang ibulala sa inyong mga pag-iisip na itanim sa inyong isipan at masabi sa inyong mga bibig, ang sarap pala ng may pamilya. No? Dahil nasa amin, nasa kalagitnaan namin ng Diyos. No? Kaya mga kapatid, nakasama ko mga magulang sa oras na to, sikapin po natin na ilagay natin ang Diyos sa gitna ng ating pamilya. Sikapin po, huwag po tayo magdalawang isip dahil tayo mga magulang eh. Kailangan sa ating magpapasimula. No, na ilagay natin ang Diyos sa ating pamilya. At nang sa ganun yung mga anak natin, sila ang susunod sa atin. Na meron takot din sila sa Diyos. Tayo maging halimbawa. No, tayo maging halimbawa sa ating mga anak. Nang sa gayon ay bumuti ang kanilang kalalagyan. Balang araw mga kapatid, ina-assure ko sa inyo, ibabalik ng ating mga anak kung paano natin sila inalagaan. Inalagaan tayo. Dahil sila may takot sa Diyos. Nasa Biblia din yan. No? Na dapat igalang nila ang kanilang mga magulang. No? Kaya may pag-asa ba babang makabuo at makagawa ng isang masaya at mabuting pamilya? Kayo na po ang makakasagot niyan sa bawat sa inyong tahanan. Nais ko po kung bulay-bulayin ito sa inyong pagtulog ngayong gabi. No? Napakasarap bulay-bulayin po ito. May pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? May pag-asa po bang makabuo at makagawa ng isang masaya at pamilya? Yan po ang iwan ko sa inyo. So, saan po mga kapatid? Meron po pala isa. Ayan niyo pong iwan ko po sa inyo itong isang last verse na ito. Last na po ito, promise, dahil alam ko pagod na rin kayo. No? Psalms 128:1. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in His ways. Magandang gabi po sa ating lahat at salamat po sa mga kasama namin dito sa Zoom at sa Facebook Live. God bless us all. Thank you.
Manalangin. Ama namin Diyos na sa langit, kami po nagpapasalamat sa panahon na inyong pinahiram po muli sa amin. Nadalangin namin, Panginoon, na patuloy nawa ang inyong pag-iingat sa bawat tahanan na nandito po na aming kasama sa Zoom at sa Facebook Live, na inyong banal na anghel ang gumabay sa bawat tahanan na namin sa mga oras na ito. At nihiling namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu siyang igawad sa gitna ng bawat pamilya dito po sa kasama namin sa gabi ito. May igawad sa kanila ang kapayapaan. Sa ganyan, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na pag ito'y aming hiniling sa inyo. Panginoon, pag hiniling namin ang Holy Spirit na mamahan sa aming puso at isipan, alam namin na ito'y hindi niyo po ipagkakait at ito po inyong pananahin sa aming mga puso at isipan at bibigyan kami ng kapayapaan at ituturo po sa amin ang dapat namin gawin upang sa gayon ay mailapit namin ang aming buong pamilya sa inyong paanan. Sa ganyan, Panginoon, sa kailangan pagdating ng aming Panginoong Jesus ay sama-sama kami sasalubong sa inyong paanan. Patawarin po pagkakasala na magwala na sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbibig ng aming panalangin. Amen. Salamat po sa inyong pagsama ngayong gabi. Kami po ay nagpapasalamat at umaasa kami po ang nananalangin na patuloy tayong mag-aaral sa bawat gabi. Pwede po ba akong mag-request bago po tayo magtapos? Pwede po tayo mag-open cam, yung mga kapatid po at mga kaibigan nating naka-close ang camera para po makapag-picture taking. Pwede po ba? Ayun, salamat, ayun, salamat po sa pagtugon. Salamat po sa pagtugon.